So, kamusta naman ang performance? Yan. Pag narinig ko yung performance, napapagiling ako eh. Kasanay na sanay kasi. Okay. Hello everyone. Hello. And welcome to our episode. And today we will do a product review. Yep. Or product feature, no? Yep. So for this episode, ang pag-uusapan natin ay BDO Equity Fund. BDO Equity Fund. This is a unit investment trust fund. Yes. Disclosure okay. lang, hindi kami nagbebenta nito at hindi kami makikinabang dito. Okay. So only we just want to tell you, ano ba tong BDO Equity Fund? Yeah. Anong klaseng investment ba to? Kung para saan? Para saan? And what do you expect if you put money sa isang BDO Equity Fund? So, BDO Equity Fund, it is a UITF, okay. Unit Investment Trust Fund. We have a video on that one if you wanna browse. Ano ba ang UITF? Okay, and it's invested mainly in the stock market. Oo, pag equity talaga na word. Oo, stock market may yan. May stock market ano siya. So, kumbaga, if you want na wala kang time mag-trade, busy ka sa work, travel-travel ka, you might wanna or hindi ka marunong pumili ng mga individual stocks. Oo, okay ba tong stock na to? Anong bibilin yun? So, you can let BDO through their BDO Equity Fund manage your pera for you. Oo. Yan, so call niyo. Kumbaga, what stocks to buy, when to buy. Hindi na nila isipin yun. Oo, sila na bahala. Okay. Yan. At ang maganda rito, ang minimum investment niya is 10,000 pesos lang. So, ang BDO Equity Fund, yes. 10,000 pesos para mag-open ng investment BDO account sa kanila. So, sa 10,000 pesos, meron ka ng, well, nandito yung top 10 stocks nila, no? So, SM Investments, SM Prime, Ayala Land, BDO, Ayala Corp, Metro Bank, BPI, Wilcon, Jollibee, ICTSI. But it just comprises of 55% of the portfolio. Okay, pero itong mga stocks na to, ito yung current lang. Siyempre, pwede magbago yan. No? This is as of June 29. Okay. So 10,000 pesos, naka-invest ka na dun sa stocks na yun agad and of course, much more. Oh, sinabi mo 50% lang are those stocks. So, nasan yung the rest? Ano yan? Mga, yung iba nasa time deposit and yung iba is nasa ibang stocks din. Of course, ang pinapakita lang nila dito top is 10 holdings. Top 10 lang. Kasi pag pinakita mo lang, hindi nakita na nung ano, kalaban yung, di ba? Oo. So, pag sinabi mo top 10 holdings, ibig sabihin, ito yung top 10 stocks kung saan may pinakamaraming allocation. Yes. So, for example, right now, as of this date, no, it is invested 82% in stocks. Ah, okay. The remaining is in short-term and time deposit. So, top 10 meaning top 10 of the ano of that stock portion. So sinabi mo nga, yung nabanggit mo na stocks na yon that comprises 55%. Oo, pero so since 84% ang nasa stocks, meron 30% na hindi natin alam kung saan nakalagay. Of course, nasa ibang stocks din siya. And kung how much yung weight kung saan siya nakalagay. But the important is, basta any fund naman, pag nakalagay equity fund, naka-invest sa stock market yan. A large portion of the portfolio is in the stock market. No? Minimum holding period, if you invest in this fund, okay, ang minimum holding period mo is 30 days. 30 days. So, ibig sabihin, pag invest ako ngayon, pwede kang mag-withdraw partially. After 30 days. Yeah, partially or fully after 30 days. Ah, yeah. Pag nag-withdraw ka before 30 days, meron ka lang maliit na penalty na 1%. Okay, so may mga iba ka pa bang babayaran na fee pag nag-invest ka sa BDO Equity Fund? Actually, wala na because yung tinatawag nila na trust fee as with all UITFs is awas na dun sa price per dun unit. Yung NAV po na tinatawag net natin. Net asset value per unit. Wala siyang entry fee. So, kunwari nag-invest ka ng 10,000 pesos. Yung buong 10,000 na yon. Yes, may invest mo. May invest. Alright. Yep. So, kamusta naman ang performance? Yan. Pag narinig ko yung performance, napapagiling ako eh. Kasanay na sanay kasi. Okay, performance. Mm-mm. Okay, for the previous one month, as of June 29, it's down by minus 3.5%. Which is understandable. Understandable because the stock market right now is sideways or volatile. Medyo down. Previous 3 months at minus 8.4%. Okay. 6 months at minus 14.5%. Mm-hmm. Previous 1 year at minus 7%. Previous 3 years at minus 6%.
Yan. Medyo negative siya because of course that's the behavior naman of the stock market generally as a whole. Tsaka 3 years eh, masyado siyang maikli for an equity fund. If you want to really know, siguro mga 5 years and 10 years. 5 years or actually this fund has been ano no, nagsimula siya ng 2005 pa. So 2005. More or less mga more than 10 years na. More than 10 years na. So kumbaga, yeah, but ako lang no, pag tumitingin ng UITF, of course you see the 1, 3, 6 months, 1 year. Tingnan mo din how does it compare. For example, in this case, ang benchmark nila or the ano ba, the investment na ito yung parang gusto nilang i-beat or binabasihan in terms of performance is the PSEI, the index. The Philippine Stock Market Index. Na meron din kaming another video on that one. Okay? Now, for example, previous 1 month, kasi dito mo malalaman kung magaling yung fund manager eh. Ah, talaga? You have to beat it. Or if they are beating the benchmark, then magaling si fund manager. For example, previous 1 month, if the fund is down by minus 3.5%, yung index is down by minus 0.4%. Minus 4%. So, yung Philippine Stock Market Index, bumaba siya ng 4%. Pero ito, minus 3.5 lang. 3.5 lang. Hindi siya bumaba as much. Oo, which means, okay siya. Okay siya. Magaling yung pag-manage sa kanya. Yung previous... Kasi iba, basta negative, feeling nila, pangit na kagad, di ba? Oo, kasi kung halimbawa, kunari lang, no, kabaliktaran, biglang positive to, tapos yung benchmark index mo, negative, eh, baka they're smoking something. Ah, that's also true, no? Oo. Na yung Philippine stock market index, minus 20%, tas tapos equity fund mo. Plus 30%. Ah, medyo... So, medyo questionable din yun, no? What are you smoking? What are you smoking? San sila nag-i-invest, no? So, titignan mo rin. Din yun, no? Nakatakot din yun. So, dapat yun, yung benchmark mo with, ano, we will tell you more or less, no, kung ano din yung direction din ng fund. For example, yung previous 1 year niya, minus 7.4% yung fund, but yung index is minus 8.3%. So, yung Philippine Stock Market Index bumaba ng minus negative 8%. Minus negative 7 lang. Again, hindi siya bumaba as much. So, kumbaga, yung call ng fund manager, either the selection of stocks or pwede kasing ano eh, hindi rin siya tumodo eh. Kasi pag index, buo yan, puro stocks yan, 100% stocks. Yeah, oh. Pag fund manager ka, kung tingin mong bababa yung stock market, pwedeng magbenta ka, of which magiging cash na lang yung stock holdings mo. So, kung malaki yung cash mo, maliit yung equity portion mo, then hindi ka bababa as much. Yeah, that's right. That's so, right. Ibig sabihin... Kaya meron okay tayong parang a certain portion of it na nasa time deposits. No? So, it's the fund manager's way para i-manage yung risk. No? Hindi lahat siguro, ng 100% nasa stocks. Siguro, kunwari lang, no, biglang malaki na yung stock portion niya, naging 90 or 95. So, ibig sabihin, bullish siya. It could give you an indication na medyo optimistic sa fund manager para sa stock market. Natataas sa stocks. Patodo siya eh. Pero kung nakikita mo na medyo bumababa yung stock portion, lumalaki yung cash, ibig sabihin medyo nakikita niya, nagbebenta na yan kasi tingin niya bababa. So, pag bumaba, it would not go down as much. Saka cushion siya. Alright. So, kailan ka mag-i-invest sa BDO Equity Fund? Well, pagbukas ng banko. Oh, kasi sa BDO lang din siya talaga. Alam, sarado yung bako. Mag-open ka. Pinyak, it's bad. Okay, kailan ka mag-invest? Of course, no, kung kliyente ka ng BDO and you want to start investing in the stock market na gusto mo may sarili kang fund manager, the easiest way is through this one. Kasi BDO client nasa ka BDO na, ka na mismo. Kumbaga, that's your financial ecosystem already. Yes, yes. So, tama. It can, kumbaga, low barrier to entry, you can invest in this one. Of course, not saying na pag hindi ka BDO client, you cannot invest this. But as a general principle, if you are investing for the long term, kunwari, sabi natin at least 5 or 10 years yung goal mo. 5 to 10 years yung financial goal mo. Na kailangan mo yung pera, invest mo lang dito. So, pwede sa equity. Pero yung mga, again, yung mga pera mo na kailangan mo next year. Ito pala ako, sorry. May nakita pala ako. So, since inception, since the fund started 2005, no? I got this from their website. No? Since inception, yung fund dumaki na ng 318%. Wow, okay. Or 11.5% per year since 2005 on the average versus the benchmark of 285% or 10.8%. So, kumbaga, nabibit niya yung index. Tama. So, kumbaga, from here, so, kung nag-invest ka noong 2005, kung kailan tinayo yung BDO Equity Fund, yung pera mo ngayon, 300% gain na siya or nag-times 3 na siya. Pero kung nag-outperform mo yung index. Oh, kung nag-invest ka sa isang index fund,
times 2 lang siya. Oh, 285 so that's lang. Also an indication na maganda siya. Yes. Well, right. In terms of the their goal na mabit yung index. Mm. That's right, that's right. So, As I was saying, no, kung ang goal mo ay long term, pwede ka dyan. So kung yung pera ay gagamitin mo next year or 2 years from now, baka dyan, hindi. No? Kasi dyan. Baka mamaya. No? Like for example, nilagay din nila dito, from April 10 to 2015 to January 21, 2016, the fund bumaba siya ng 23%. So that's basically from April hanggang January next year, 23%. Tapos na-recover siya after 606 days. Mm. So kumbaga, again, pag short term, baka hindi 606 siya... 606 days, no? Oo. Ang tagal nun, mga matagal. Kung kinilangan mo yung pera on that 300th day or that 50th day. That's almost 2 years, diba? So, ano yung binabasa mo? Saan mo nakuha yan? I got this from their website. They call it their, their Key Information and Investment Disclosure Statement or KIDS. Yeah, so all banks would have this for their UITF. So nasa website lang ng mga banko. In terms of sa BDO, mm-hmm. they just go to the website of BDO and then look and for the Unit to. Investment Trust Fund. Every month, not just BDO, but every month, okay, banks do upload this information to their fund. So at least every month, makikita mo saan sila nag-i-invest. So may tanong pala ako. Yes. 10,000 to open, di ba? Mm. Tapos kung gusto mong dagdagan, may minimum ba? Minimum investment, 10,000 din. Minimum to add. Kung dadagdagan, 10,000 ka rin. Okay. So pwede mo siya dagdagan ng pa 10,000. Mm. Pero alam ko kasi sa BDO, meron sila nung easy investment program. Yung EIP. Pero 1,000 lang. And I think equity, the BDO Equity Fund is included there. So pwede sila actually mag-invest sa equity fund for only 1,000 pesos. Mm. Pero, iniipon. Kailangan mong mag-commit na at least 10 times ka mag-i-invest ng 1,000. Kasi hindi ka magkakaroon ng certificate of participation. So kumbaga o hindi umabot ng 10,000. Parang installment na so na ano pwede na, siyang pwede siyang parang for savings din on your part. Yes. So especially kasi ipang buffet niyo lang 'yan. So pwede silang pumunta sa any BDO branch, yes. No? And talk to the their look for the service officer, but all banks naman have their own UITF specialist na accredited din ng BSP. So talk to them and they will guide you. They will have you answer some questions. Or last resort, the branch manager. Siya yung tanong nila. Yun na lang. Wag sa security card. Alam lang, kakapkapan lang kayo ng security card. Or sa sa teller, di ba? Wag doon. So anyway, so I hope may natutunan kayo tungkol sa BDO Equity Fund na mas na naging malinaw sa inyo kung para saan ba itong klaseng investment na ito. Anong laman? Yeah. And if you have other products that you want us to talk about or feature, then just share it sa comment section or email us sa admin@wealtharchy.com. Or tweet us in our Twitter handle. Okay. So, if you like this video, then please give it a thumbs up and then share it with your friends. And please don't forget to subscribe. Yeah. Bye-bye! Bye-bye!